Okay. Okay, ang susunod naman natin checkin ngayon, itong rotary switch na to na 5 pins lamang. So medyo bago pa siya. So asahan natin na ito sana po ayos yan. Meron din siyang nakasulat na naka-engrave. Yan. May naka-engrave siya sa kanyang rotary switch sa body niya. 240 volts AC. Tapos yan, yung bawat numero na naka-engrave dito ay meron siyang nakatapat na 3 ampere. Yung number 4 naman 20 ampere. Yung number 3 3 ampere, yung number 1 3 ampere. So tulad ng nakita nyo ron sa naunang video, eh meron din naka-engrave na tulad nito. So ano-ano kaya yung mga amperes na yan? Ano kaya ang ibig sabihin kaya niyan? Saan kaya diyan nakakonekta kaya yung thermostat? O yun, low, medium, high ng pan. Di ba? Kasi kung lima yung pan mo, ang wire ng pan mo, ang kukunin mo lang naman kasi doon low, medium, high para ilagay rito sa rotary switch. Pero yung dalawang remaining ng wire ng pan motor, eh para na yun sa capacitor. So yun naman yung susunod na itatopic ko naman sa inyo sa mga susunod na araw. At gagawin ko pa. Okay? So checkin na natin to. So basta tatandaan nyo ha, pag bibili kayo ng rotary switch, tandaan ninyo na dapat meron siyang naka-engrave dun sa body. Okay? Huwag kayong bibili na walang naka-engrave dun sa body na tulad nito. At lagi nyo checkin. Magdala kayo ng tester, kung bibili kayo ng rotary switch, checkin nyo yung mga pinsa to kung meron siyang connection sa bawat isa o kung hindi sira. Okay? Kahit na magtagal kayo rin sa shop, kahit na mairita sa inyo yung tindera, okay lang kasi for safe na yon, para hindi kayo mag-aksaya ng pamasahe pabalik-balik o gasolina. So checkin na natin to. Okay? So ang gagawin lang natin, lagayin natin tong alligator clip dun sa line 1 o neutral. So kailangan natin ng knob. Hindi natin mapipit yan kung walang knob. Okay? So ito ulit yung knob. Kung pupunta kayo sa mga bilihan ng aircon supply, sigurado niyo meron kayong dala nito. Kung wala, hindi kayo pahihiramin nun ng tindahan. Magdala na lang kayo ng plies, kahit maliit na plies yung pang electronics, okay na yon. Okay, so checkin natin to kung ito ba ay naka-off. So naka-off naman siya. Naku, mukhang may ano, sana eh hindi. So tingnan natin, 1, 2, 3, 4. So okay naman siya, 4. So medyo malaga, ano lang. So kung tutusin yung pins niya eh, parang bago pa eh, no? So checkin natin kung ito eh may deflection kasi in-off na natin eh, kung naka-off siya. So naka-off naman siya. So pihitin natin ang isa kung meron siyang papalo kahit isang pins dyan. So meron, malakas. So umpisa na natin. So naka-off. So sundan nyo lang ako ha, naka-off. So sundan nyo lang ako, kung tutusin eh, gumawa na rin kayo nito habang pinanonood nyo ang pag-test natin ng rotary switch. Okay? Sundan nyo lang. So wala, naka-off. Kung meron kayong rotary switch, okay? So unang pihit. Sige natin kung sino yun. Papalo yun. Ang pumalo ay number 2. 2 pumalo. 4, 3, 1. Wala, ang 2. Kung inyo napapansin, so ang 2 may deflection. Kung inyo napapansin, iba naman yung bilang nito kaysa rin sa isa. Eh, ito, 1, 3, 4, 2. So ito naman, 8, 6, 4, 2. So magkaiba. Pero naka-engrave pa rin yan dyan. So susundan nyo lang yan. Titingnan nyo kung may naka-engrave na numero. Para hindi kayo maliligaw pagka nagtetest kayo ng rotary switch. So ikalawang palo natin ha, 2 wala, 4 meron, 3 wala, 1 meron. Titingnan natin, 2 wala, 4 meron, 3 wala, 1 meron. 4 ang meron saka 1. Ikalawang palo na yon. Yan. 4 and 1. Checkin natin ha. Kung sigurado ha. 4 and 1. Yung 3 wala. Saka 2 wala. Okay? So, yun. Ikatlo. Ikatlong pihit. Ikatlong
ihit ng rotary switch. 2, meron. Uy, meron. 4, meron. Uy. 3, wala. 1, wala. So 2, meron. 4, meron. 3, wala. 1, wala. Ang 2, bumalik. Tapos yan, ito. Tapos yan, yung 3 in 1 ay wala. So tipin natin ulit. So 2, 4, 2, 4, 3, 1. So yung 3, 1 wala talaga. So huling pihit, 4. Ano kaya siyang klaseng rotary switch kaya siya? Yan, so yan. Natin, 2 wala, 2 wala. 4 meron. Uy, meron ng 4 oh. 3 meron. 1 wala. 2, 4, 3, 1. So meron 4 and 3. Okay, ang 1 wala, ang 2 wala. So 3 and 4. Okay. So yan. So medyo ano, di ba? So ito ang rotary switch niyan. Okay? Nilapag natin diyan. Okay, papaliwanag ko naman sa inyo uli. Unang pihit natin is pan. Ito, nagsosolo. So wala siyang ibang deflection. Kasi pagka nagkaroon to ng deflection, kahit dalawa man dyan o isa, dito nagkaroon siya ng deflection. Nagkaroon siya ng deflection dito, tapos yan dito nagkaroon din. O kaya wala rito, dito nagkaroon. Medyo hindi na pwedeng gamitin yung rotary switch na yan. Okay? So ito, okay pa to. So ang pan niya is number 2. Okay? Yan. So wala. Yung ikalawang pihit, pumalo siya, ito yun. Yung number 1 mo, ito yun, low pan mo. Number 1, low pan. Tapos siya may sumama, number 4. Yung sumama na yan, ayan na yung thermostat. So gumagana na yung compressor mo. Ikatlong pihit is medium. Ito yun, medium pan mo. Yan yung medium pan mo. May sumama uli, ito. Yan. Tapos yan, ito naman yun, high pan mo. Yung number 4. So may sumama uli. So itong number 4 mo, nangangulugan siya po yun, thermostat. Saan ito yung pan mo? So kung yun yung mapapansin, yung medium sumabay rin sa pan. So okay lang yan, kasi yan talaga yun ano niya. Ang pinaka problema natin dyan, kung ito ay magkaroon ng deflection dito, tapos siya may thermostat, siya may deflection pa to rito. So magugulo na yung sistema ng pagpasok ng kuryente sa rotary switch. So shorted ito pagka nagkaroon ng deflection yan dito. So nilagyan ko lang ng X, hindi ko nilagyan ng nunal, para malaman lang ninyo kung ito magkukuroon ng deflection. May deflection din dito sa number 1, may deflection dito sa number 4, may deflection dito sa number 2, kasi may deflection yung pan dito sa number 2, may deflection yung medium dito sa number 2. Ito ay shorted na. Wala yung sabi ko, umpisa pa lang sa pan, nagkaroon na ng deflection dito. So okay lang yan, pan lang yan. So pan lang yan, pero out. Hindi okay yun. Kasi ito, thermostat kasi ito. So nagkaroon ng deflection dyan, pan. Tapos yung gumana kaagad yun, thermostat, pinagana kaagad yun, kasama yung compressor. So sira din siya, busted. Tapos yung nagkaroon pa rito ng deflection, nagkaroon pa ng deflection dyan, so hindi na siya pwede. Okay? So ito na check natin. Alisin nyo lang tong X, tong mga X na to. So good yun, rotary switch natin. Okay? So meron tayong pan sa unang pihit, wala siyang deflection dyan. Ikalawang pihit, nagkaroon ng deflection sa number 1, number 4, wala siyang deflection dito ha, wala rin deflection dito. So dalawa lang siya, so okay din siya, good. Ikatlong pihit, nagkaroon ng deflection ng number 4, nagkaroon ng deflection ng number 2, or medium pan. So wala siyang deflection dito sa number 3 and 1, so good pa rin siya. Ikaapat na pihit, nagkaroon ng deflection number 3, nagkaroon ng deflection ng number 4, pero wala siyang deflection ng number 1 and 2. So good pa rin siya. So ito, dito natin malalaman kung okay yun, rotary switch.
So ayan po yung pag-check niyan, ha? So nasundan ba? So next naman natin ay itong rotary switch na to na meron siyang 4 pins. Yan, 4 pins. Yan, ito yung line 1 neutral, tapos ito yung pins niya. So ano kayang klaseng rotary switch kaya ito? Ito ba ay 5 speed o 4 speed o 3 speed o hati? Hati siya. So meron din siyang engrave na nakalagay. Kung makikita ninyo, ayan, kung inyo makikita, yung number 2, 3 ampere, yung number 3, 20 ampere, yung 1, 3 ampere. Siguro sa mga napanood na ninyo ng mga video ko tungkol sa rotary switch, so alam nyo na to kung ano tong 20 amperes na to na number 3. Okay? So ito naman ang checkin natin kung ito ba ay sira o good. So meron na kong isa rito na ganun din. So parehas lang din sila. So kung sirahin isa rito, swerte nyo. Kung ayos yung isa rito, swerte nyo rin din ninyo, kasi makikita ninyo kung ano yung pinagkaibahan din ng dalawang rotary switch na to. Tulad noon sa naunang video na tulad nito. Yung isa sira, yung isa ay good. So okay, so gagawa lang tayo ng kanyang box na tulad nito. O parang boxes diagram niya. Para malaman natin kung ito ba ay sira o ayos ang isa rito. Pag isa rito ay ayos, so hindi natin checkin yung isa. So ba mamaya ayos din, pero checkin na rin natin mamaya, okay? So gagawa lang tayo ng box.